Tips natin ngayon tungkol sa chronic diseases. Paano sila aalisin? Paano mo matatanggal itong mga high blood mo, itong diabetes mo, sakit sa kidney, sakit sa puso, heart failure, napakahirap, di ba? Pero meron tayong tips na pwede siya mabawasan yung sakit. At kung mild lang yung high blood mo, mild lang ang diabetes mo, pwede pa rin siya matanggal, maalis. Kadalasan kasi ang doctors, minsan, masyado nafo-focus doon sa gamutan eh. Bigyan ka lang ng tableta sa high blood, tableta sa diabetes, tapos na, di ba? Pero nakakalimutan yung pinakasanhi, ang pinakakos. Ba't ka ba na high blood? Ba't ka ba na diabetes? Baka na sobra stress ka, dami mong iniisip sa trabaho, very stressful yung work mo. Kasi may tao ganyan eh. Basta stressful ang work, high blood, taas ng sugar. Pero pag gumanda na yung trabaho nila, umayos na yung pag-iisip nila, biglang normal yung blood pressure. So, hindi pala gamot kailangan niya. Kailangan lang niya pahinga, di ba? So, tingnan natin itong 8 tips na gagawin nyo para maalis or at least mabawasan itong mga chronic diseases. Number 1, kailangan talaga bawasan yung stress. Yung tamang-tamang stress lang. May stress sa sitwasyon, sa trabaho, sa pag-iisip. May mga trigger. Baka pag itong trabahong to, ayaw na ayaw mo eh. Diba? Hirap na hirap ka dito eh. So, kung ano man yung stress mo sa pamilya, sa trabaho, try mo iwasan o unti-unti makaya. Pwede ka kumausap sa therapist, sa pare, sa kaibigan, para maayos. Baka may halong nervyos, anxiety, baka makuha mo to sa relaxation, sa masahe, pwede ka magpamasahe, o merong mga yoga, merong mga meditation, meron nakukuha sa dasal, maraming paraan ng pampabawas ng stress kung ano ba bagay sa'yo. Tumingin ng magaganda, di ba? Merong iba, may aromatherapy pa, may mga nilalanghap, pwede po lahat yun, wala namang masama doon. So, yung stress mo, baka yun ang cause kaya nagluloko itong mga high blood diabetes mo. Number 2, kailangan sapat na tulog. Pag hindi maganda ang tulog mo, talagang mas pangit ang blood pressure mo, mas malakas ang kabog ng dibdib, maraming mandali ka dapuan ng sakit. Kasi yung tulog, dapat pampalakas natin yan eh, pampalakas ng immune system. So, dapat 2 to 3 hours bago matulog, wala na masyadong iisipin. Di ba? Relax na dapat. Schedule mo yung mga trabaho mo sa umaga na lang, sa susunod na araw. Kailangan madilim yung kwarto. Di ba? Tama-tama lang. O may konting ilaw lang. Kailangan hindi ganun kaingay. Pwede ka mag-earplugs. Hindi ganun kasilaw. Kung may electric fan ka man or aircon, huwag masyado itapat sa mukha. Kasi madadry ang ilong mo, madadry ang bibig mo, magkaka-sore throat ka. Kakain ka mga 2 to 3 hours bago matulog, wag yung bagong kain, tutulog agad. Tapos wag din yung masyadong malakas yung ilaw sa gabi. Kasi kung malakas ang ilaw sa mga electrical lights, mas hindi ka maantok eh. Number 3, tamang pagkain. Alam nyo naman yung mga tinuturo natin. Tamang pagkain, bawas sa mamantika, yung mga gulay na healthy. Mainly, ang gusto kong tamang pagkain, yung mga lutong bahay. Eh. Kahit ano yung niluto ng nanay mo, ng asawa mo, ng anak mo, sa tingin ko, mas healthy pa rin yon kaysa luto sa labas, sa restaurant, sa fast food. Paminsan-minsan sa fast food, sa karinderya, sa tabi-tabi. Kasi mga luto sa labas, ginagawa nila talagang sobra alat, sobra lasa, sobra mamantika, para may lasa, para bibili ng tao. Pag ginawa nilang masustansya at matabang, may bibili ba sa kanila? Wala. So, kailangan talaga mamantika, maalat, maanghang, lahat na ng spices, pero hindi ka naman masaya. Lutong bahay, mas safe. Okay? Yung mga puti, mga white rice, di ba? White bread, white sugar, soft drinks, iced tea. Pag sinobrahan mo yon, hindi talaga maganda sa katawan. So, piliin natin yung mga talong, ang palaya, sausaw mo na lang sa suka, di ba? Yan ang mga healthy. Pero kailangan meron ka rin mga protina. May mga nilagang baka, o isda, di ba? O bongo, mga proteins para may lakas. Number 4, tamang pag-inom ng tubig. Ako, water therapy talaga ako sa isang araw.
10 to 12 glasses. Oras na dumilaw ang ihi mo, mapanghi-ihi mo na, inuman mo na, nainuman ng tubig. Maraming iniinom, maraming iniihi, okay yan. Balik ka lang ng balik ng CR. Kasi parang inidoro nga sample ko eh. Maganda yung 10 beses mo finalash. Tingnan mo, pag 10 beses mo i-flush sa isang araw ang inidoro, malinis. Inom ka ng inom, flush ng flush, ihi na ihi. Pero kung yung inidoro mo, dalawang beses mo lang i-flush, sa umaga at sa gabi, di ang dumi buong araw, di ba? Di ang panghi, di ba? So, mas maraming tubig, mas nalilinis, mas maganda yun. Unless, of course, may heart failure ka, may manas ka, may kidney failure ka, pabawasan mo yung tubig, tanong mo sa doktor mo. Pero basically, sa normal na tao, pwede maraming tubig. Maraming sakit mapapagaling, sakit sa kidney, sa kidney stones, UTI, di ba? Lahat yan, tubig ang gamutan. Eh. Number 5, exercise. Kailangan may exercise, may lakad, huwag yung sobrang pagod, at least may galaw, may stretch, lalo na sa may edad, sumisikip yung mga kamay natin, stretch natin, di ba? Kailangan diretso yung likod, diretso ang upo, di ba? Ganyan talaga eh. So, stretching, exercise, konting paaraw, walking, maganda yung walking, di ba? So, number 5, baka makuha dyan, baka bumaba na sugar mo, baka exercise mo, di ba? Nakalimutan ko sabihin sa pagkain, dapat tamang-tama yung dami. Umaga, tanghali, merienda, gabi, pa konti-konti, pero madalas, mas swabe yung pasok sa katawan. Huwag yung dalawang beses ka lang kakain sa isang araw, pero ganito naman karami. Tatlong platong kanin sa tanghali, tapos sa gabi, hindi pwede ganun. Hindi naman tayo hayop na, di ba, na dalawang kain o isang kain lang sa isang araw. Hindi tayo ganun. Number 6, iwas sa toxins. Toxins, sigarilyo, alam niyo naman sigarilyo, di ba? Alak, yung mga bisyo, yung usok, di ba? Sa probinsya, ang ganda ng hangin. Dito sa Maynila, mahirap na maglakad sa labas eh. Kailangan na sa loob ka. Dahil yung usok talaga, iniiwasan natin. Sigarilyo, alak. Number 7, dapat positibo yung pananaw. Ito malaking bagay. Kasi kung mas positive ka talaga, kung aalisin mo lang yung negative sa isip mo, ako nga, lagi ko binabasa si Norman Vincent Peale, yan ang tinuturo ko sa'yo, positive thinking. Mula nung 20 years ago, binabasa ko siya everyday. Sa kanya kasi, positive lang, patawad sa kaaway, love your enemies, di ba? Kung hindi mo kaya, subukan mo, di ba? Kunyari, takot ka magsalita, subukan mo pa konti-konti. Takot ka humarap sa maraming tao, kailangan i-practice mo. Takot ka magtrabaho, takot ka sa amo mo. Try mo umangat unti-unti para mag-expand ka naman. Hindi naman pwede nakatago lang sa bahay, di ba? Pangit rin yung ganung buhay. May konting stress maganda, positive lang para umangat ka, maging may fulfillment ka eh, di ba? So sa positive thinking, pwede yung psychotherapy, yung meron kang kausap na kaibigan na maganda yung pananaw, family support, napakahalaga. Pag malakas ang pamilya, di ba, ayusin ang pamilya. Wala namang pamilyang perfect. Maayos mo, lifestyle change, dasal, lagi lang maganda yung pananaw. Hanapin mo kung sino yung mga magagandang kausap. Like ito, di ba, sa vlog ko, di ba, relax kayo. O kung saan kayo nare-relax, doon tayo sa positive. Huwag tayo masyadong magpasok ng away, mga gulo, politika, naninira. Huwag na tayo sa ganun. Kasi papasok yung dumi sa utak mo eh. Doon lang tayo sa positive, mas masaya ka kasi wala tayong tinatapakan kahit kanino. And number 8, huli na lang, dapat tamang gamot. Check up tayo sa doktor para tama yung gamot na ibibigay sa iyo. Hindi ko na sinabi huwag uminom ng gamot eh. Pero at least, pag susundin mo itong 8, baka mas mababa ang dosis mo sa high blood. Mas mababa ang dosis ng gamot mo sa diabetes kasi sinusunod mo na itong mga ibang tips. At tuloy mo lang kung meron kang mga vitamins and supplements like vitamin C, vitamin D, zinc, omega-3, probiotics, kung gusto mo virgin coconut oil, wala namang kaso po doon. So sana nakatulong itong 8 tips. Ito lang po, sundan nyo lang itong 8, malay nyo, biglang mawala yung mga sakit nyo, gumanda yung pakiramdam nyo. Okay? So maraming salamat po. God bless sa inyo.